Magandang araw sa lahat ng ating mga senior citizens, sa inyong pamilya at sa lahat ng mga Pilipino. Kakapasok lang po ng balita. 2 oras pagkatapos umalis sa COMELEC si Senator Bongo para mag-file ng si withdrawal ng kanyang Certificate of Candidacy bilang presidente sa election 2022 ay dumating naman ngayong hapon lang si President Rodrigo Duterte. Magugulat ka kung ano ang ginawa niya ngayon sa COMELEC. Siya po ay nag-withdraw din po ng kanyang Certificate of Candidacy bilang senador sa election 2022. Ngayong araw po ay pinal niya na pong pinirmahan sa COMELEC ang kanyang withdrawal ng Certificate of Candidacy bilang pagkasenador kandidato sa election 2022. Yes po. Totoo po. Nag-withdraw po sa pagkasenador sa election 2022 si President Rodrigo Duterte. Ito ay matapos ng napakahabang drama at pabago-bagong desisyon ni Pangulong Duterte ngayong election 2022. Dahil nitong mga nakaraang buwan lang ay una niya nang inanunsyo na magre-retiro na siya sa politika pagkatapos ng kanyang termino sa susunod na taon, June 2022. Ngunit muli na naman po ito na bago at nag-anunsyo siya na tatakbo siya bilang vice presidente sa election 2022. Ngunit nag-file siya ng Certificate of Candidacy bilang senator sa huling araw ng deadline ng COMELEC para sa mga withdrawal at substitution dito sa election 2022. Nauna na nag-anunsyo kahapon lamang si Davao City Mayor Sara Duterte na number 1 ang kanyang tatay na si President Rodrigo Duterte sa kanyang senatorial list. Kaya naman matapos ang withdrawal ni Senator Bongo bilang presidente at ni President Rodrigo Duterte bilang senator sa election 2022, ayon sa COMELEC, pinal na po ito. Hindi na po pwedeng baguhin o bawiin ni President Rodrigo Duterte at ni Senator Bongo ang kanilang withdrawal sa kanilang Certificate of Candidacy para sa election 2022. Kaya naman, bilang isang Pilipino na patuloy na nalilito dito sa drama sa politika, ano ang iyong reaksyon sa withdrawal ni President Rodrigo Duterte at ni Senator Bongo ngayong araw lang po? I-comment lang ang iyong reaksyon dito sa video sa baba. Maraming salamat po and God bless everyone.